So although hindi ko kayo laboratory ano, pero baka ganito yung paggawa sa inyo sa laboratory. So familiar kayo sa technology ng PHP? Okay. So ganito, more or less babalikan niyo to sa laboratory. Kailangan mag-download kayo ng SAMP package na tinatawag. Sir, ano yung SAMP na package na tinatawag? Yung X, nagsisignify siya, any operating system. Yung AI, Apache. Yung M, dati MySQL ang tawag, ngayon MariaDB na. Okay. So P, PHP, then Perl. Sir, ano yung Perl? Isang programming language din na similar din sa PHP. Pero ang focus natin sa lecture na to is ano lang? So PHP. Okay? So pag na-download nyo na to, ano lang yan? Mga 150 MB, install nyo lang siya, next, 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 next. Okay? Pag natapos ninyo siyang i-install, familiar naman kayo sa SAMP control panel, di ba? Okay? So pag na-install nyo siya, pag nagpo-program ka ng PHP at saka gagamit ka ng database, i-start lang natin yung dalawa. Okay? Then gagawa tayo ng database kasi back-end. Eh. Pag sinasabi mong back-end, sa likod nangyayari na yung process, hindi mo na siya nakikita. Pag sinabi mong front-end, HTML, CSS, nakikita mo siya sa screen. Pero yung pagpa-process ng information sa likod, yun yung ginagawa ng back-end. Ang isang magaling na web developer, may front-end skills, then meron back-end skills. Yun na ngayon yung hinihingi. Bihira yung company ngayon na front-end na lang yung hinihingi. Pero meron pa rin nag-exist. Yung mayayamang company usually separate ang front-end na worker nila sa back-end. Yung mayayaman. Yung mga nagtitipid, kailangan marunong ka lahat. All around. Okay? So, kailangan lang naka-start yung service. Pag naka-install na yan, hindi tayo mag-execute ng code kung saan-saan lang. Merong specific location, dun mo ilalagay yung code natin. Sir, ano yung specific location natin? Pag in-install nyo yan, sa drive C nyo ilalagay ha, yung SAMP. Sasabihin nyo, huwag nyo ilalagay sa program files. Kasi iwa-warning kayo na hindi magandang ilagay dyan. Not recommended. So sa SAMP, so lahat ng gagawin natin is nando lang sa htdocs. Ito yung sample na ginawa namin nung last time. Basic, create, read, update, and delete. So, for the meantime, buburahin ko na lang muna to. So, itong htdocs na to, ito yung magiging webpage natin. Okay, kaya nga pag sinabi mo na localhost, ang ina-access niya is yung dashboard. Nakikita nyo to, no? Localhost. So, ang ina-access niya, yung nandito sa loob, itong index na to. So sir, paanong gagawin pag may banibago kaming program? Ang preferred ko is gumawa ka ng folder. Okay? May folder dyan. Tapos, meron kang, halimbawa, index dot. Hindi na tayo HTML. Okay? So babaguhin nyo lang yung file extension. So ito rin yung pinapayo ko. Ano, dun sa folder option, kailangan naka-view yung file extension. Kasi kung hindi naka-view, hindi ka makakagawa ng PHP files. Automatic next document yan. Paano mo babaguhin yung hulihan? Ano, halimbawa, babaguhin ko to, ano, halimbawa ito, .php. Hindi yan PHP file, yan ay text document. So, the way na ang gagawin mo siya, is i-enable, itatanggalin mo yung hide extension. Kasi text file siya eh. Ang kine-create natin is PHP file. Pansamantala, kung may laptop kayo, ano, ipakita nyo yung file extension. Huwag nyong i-hide. Kasi hindi nyo mababago yung file extension name. Okay? So, sir, kung PHP yan, eh, di bali wala na yung knowledge namin na HTML at CSS. Hindi. Pwede kang maglagay ng HTML at saka CSS code sa loob ng PHP file. Bibiglan lang siya natin ng isa pang capability ang mag-program in terms ng
back-end. Ibig sabihin database. Database manipulation yung gagawin natin. So, ganito ang gagawin natin, ano? Okay, so may template na ako na ready dyan. Then, i-explain ko na lang one by one. So, ito na lang simple, crude na to. So, matatagpuan mo siya dun sa folder natin na online tech. So, kukopyahin ko to, copy. So, sir, saan ilalagay ulit? Sa specific location lang nung installation mo na htdocs. So, dun ko lang ilalagay yung simple CURD. So, sir, ano na, paano ko siya ma-access? So, balik ka lang dyan. So, localhost / simple CURD. Okay? Sir, ano yung lumalabas dyan? Meron tayong connection ngayon sa database. Kaso, wala akong nag-exist na database na ang pangalan ay EmployeeDB. So, sir, paano gagawa ng database sa SAMP installation? So, ganito. Balik ka lang ulit dun sa main page niya. Babalik ka sa main page. Ito, nandito sa site. O kaya, pwede mong kunin siya dun sa ano, sa control panel. May SQL admin. So, same thing. Okay? Pwede kang pumunta sa dashboard, PHP. So, same din yung mangyayari. Okay? Ito ngayon yung interface kung paano ka gagawa ng database. Sir, paano gumawa ng database? May idea ba kayo kung anong database? Ibig sabihin, pag may database ka, pwede ako mag-store ng information. Okay? Yung mga comment natin, yung mga photos na pinepaste natin sa Facebook, nasa loob siya ng database. Kasi kung wala kang database, kinabukasan, wala na yung picture mo doon, wala na yung comment mo doon. Ibig sabihin, magko-comment ulit ako para lang makita niya. Ano, kung wala tayong database, isipin niyo na lang kung paano magfa-function ng ATM. Ano, nag-withdraw na ako ng 4,000, pero walang records yung bangko na ang balance ko na lang is 1K. Okay? So, lahat ng information system is gumagamit ng database. Napaka-crucial niya sa field ng engineering, IT, at saka comsci. Okay? Pag magtatrabaho ka sa industry, kailangan may idea ka kung anong database. So, sir, paano gumawa ng ano dyan? Paano gumawa ng simpleng-simpleng database? So, ganito lang. Huwag nyo na lang galawin tong mga to. Huwag nyong buburahin. Kasi pag binura nyo yan, uulitin nyo yung installation ng SAMP. Masisira siya. So, gagawa na lang ako ng new. Yung database na gagamitin natin is may pangalang EmployeeDB. Based dun sa code. Kinode ko na kasi siya. Then, i-explain ko na lang paano buuin. Okay? Meron akong EmployeeDB. So, ibig sabihin, mag-create lang ako. Okay? Pinaprocess lang niya yung request. Agad, ha? Okay? Then, pag ni-refresh ko to, hanggang ngayon, wala pa din. Tang tagal. Wait lang, ha? EmployeeDB. EmployeeDB. Magkikreate lang ako, ang tagal. Yan. Okay? So, yung application ko, humahanap siya ng database. So, meron na akong interface. Kasi kung i-code ko ito mano-mano, tatagal tayo. Ito ay simpleng form na ginawa mo sa HTML tsaka sa CSS. Okay? Kaso, ang file extension natin, kung titingnan natin, hindi na siya HTML at tsaka CSS. Ito yung index niya. Papakita ko lang ano. Ang laman din niya is HTML tsaka CSS. Pero ang naiiba lang is file extension. Para maintindihan lang yung code ng PHP. Tinatawag. Anything na ilagay mo in between ng question mark PHP at saka ending ng PHP is kinoconsider kong PHP language. Ibig sabihin, makaka-recognize siya ng PHP language na ngayon na pwede kong i-embed sa HTML code. Parang ibinalot mo lang yung HTML code sa PHP file na naiintindihan din naman niya na tinatawag. So, ito na yung magiging access nung ano, point. Ang gagawin lang natin is simpleng mag-a-add tayo ng data. So, from here, kapag nag-create ako,
dapat makita kong lalabas mismo dito sa database ko. Ibig sabihin may records ako. Ano, meron akong interface. Hindi natin gagawin ganito, ano. Pwede naman akong mag-add directly ng data sa database eh. Pero, isipin mo, halimbawa mag-withdraw ka sa banko. Okay, may pera ako sa banko. Kailangan may interface pa rin ako, may teller. Hindi ka naman papasok ng banko, pupunta ka ng vault, kukuha ka ng 5,000. So, hindi ganon. Yun yung main database eh, yung vault. Ano, may teller na magsasabi sa'yo. Oh, anong gusto mong gawin? Pag-approve yung request, ilalagay ko yung records mo dun sa loob. So, yun yung objective natin for today. Paano maglagay ng records dun sa loob? So, meron akong employee DB, ano? So, ganito daw yung itsura nung database natin. Ganito yung structure. Okay? Kung ako yung nagturo ng database, hindi nyo kailangan manually gagawin sa interface. Pwede kasi siya by code. Pero for the interest lang ng lahat, gagawin ko siya manually. So, ibig sabihin, magke-create ako ng ganitong database as per requirement. Okay? Meron akong employee DB. Ito yung employee DB ko, tama? Gagawa ako ng ilang table. 1, 2, 3, 4, 4. So, ang table name ko as per requirement ay papangalanan natin TBL Employees. So, gagawa ako TBL Employees. So, sa loob ng database ko na employee DB, ay gagawa ako ng table na TBL Employees. So, yun yung gagawin natin. So, anong unang entry? So, meron tayong employee ID. So, ang sabi niya, ang kasunod is last name. Apat agad. Ang kasunod is first name. Then, ang kasunod is department. Anong data type? Yung employee ID natin, ano na lang, integer na tinatawag. Okay? Attributes, kahit wala na muna. Ibig sabihin ng null, inaallow mo ba na blank siya? Pwede siyang lamna na blank. So, hindi ko siya iaallow na maging ano, na maging blank. Okay? So, hindi ko siya checkan. Ano daw? Ay, sorry. So, spelling. So, ito, employee. Then, primary key ba? Kung natatandaan nyo sa database, ano yung primary key? Ito yung pinaka-unique sa bawat table. Bawal na may katulad. Parang ID nyo. Although ang pangalan ko ay Iber sa Franco din, for example, pero magkaiba kaming nila lang. Magkatulad lang kami ng pangalan, pero magkaiba kami ng ID. Yes. So gagawin ko lang, primary key. Okay? Then last name. So, sasabihin kong variable character. Ibig sabihin, tumatanggap ako ng text. Then, first name, tumatanggap din ako halimbawa ng text. Then, department, tumatanggap ako ng text. Pwede mo siyang lagyan ng limit. Ibig sabihin, ang last name ko, ang maximum value na marireceive ng database mo is 255 characters. Pero hindi ko na lang lalagyan. By default, pag hindi mo siya nilagyan, 255. Maximum value. Pag sinabi mong 75, tapos ang entry mo is 80, ang last name na character sa 80, ika-cut siya. Magkukulang siya ng 5 characters. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Then, pag nagawa mo na yung database, employee, integer, then meron pang isa. Meron pang isa siguro kung nakalimutan dito. Itong AI, artificial intelligence ba siya? Hindi. Auto-increment na tinatawag. Sir, ano ibig sabihin ng auto-increment? Kapag nadadagdagan yung data ko sa database, hindi ko na kailangan mag-set ng ID. Automatic siya yung magbibigay sa akin ng employee ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siya na yung magde-decide. Kung pang ilang entry na siya sa database, auto-increment, yun yung ibig sabihin ng AI na tinatawag. Ano? Auto-increment. So, kailangan may primary key ako. Then, ang gagawin ko is, kung okay ka na, TBL Employees, Employee ID, Last Name, First Name, Department. So, save. And then, invalid length daw ang ano ko. Anong sabi?
So may int ako. So lagyan ko lang siguro hanggang 11. Okay, so sasabihin ko save. Teka, ba't ako may invalid ano? So 11, sige, lagyan ko na nga lang. May hinihingi sa akin ano? So wala, AI. So 9, storage, table comment. Save. Yan. Okay? So ito yung magiging characteristic ng database ko. So ibig sabihin, ready akong tumanggap ng employee ID, last name, first name, department. Sir, saan natin ipapasok yung data? Pwede naman mag-insert ka ng data dito eh. Sa totoo lang. Ano, ano ba, dadagdagan mo to ng data, pwede kang mag-insert. Pero hindi yun yung job ng database. Ang database, hindi yan ginagalaw directly. Gagawa ka ng interface. Pag ba magko-comment ka sa Facebook, i-edit mo yung code nila. Hindi naman, di ba? Impractical siya. Every time na magpo-post ako, kailangan may knowledge ako ng, ano, ng programming language ng Facebook, which is PHP din naman. Tapos ilalagay ko dun yung comment ko. I-hardcode ko siya. Hindi. Okay? So yun yung ibig ko sabihin. Ang backend from interface, pag kinreate ko siya, makikita ko dapat diretso dito yung data ko. Parang pag nagre-register ka ng ano ng account, hinihingan ka ng certain information, may username, password, then kinabukasan, pag tama yung login mo nung kinreate mo na password, makakalagin ako dun sa isang system. So ganun yung ginagawa natin backend. Ang simple, ang pinakasimpleng procedure lang ng backend is mag-add ka ng data, mag-delete, mag-update, at mag-view. Siyempre, kailangan mong i-view kung anong nasa loob ng database. Okay? Kailangan ma-project natin kung nasa loob ng database. So, ito yung sinasabi. Okay? So, punta tayo dun sa code. So, punta ako dun sa code ko ng, ano, ng htdocs. So, ang i-edit ko ngayon, yung nasa laman na ng htdocs. Kasi ito na yung nagpa-function sa atin. So, ito na yung gagamitin ko. Okay? Sir, saan natatagpuan ito? Bakit? Kapag walang nakasulat dyan, automatic index ang hinahanap niyan. Pag ikaw maglalagay ng mga web pages, kailangan lagi kang may index.php o kaya index.html. Kasi yan yung unang hahanapin niya. Okay? Kaya laging ang pangalan ng ano natin, ng main page, ay laging meron tayong index.php, index.html. Kasi, siya yung unang hinahanap na tinatawag. Okay? So, ito yung table na employee DB, tapos meron akong TBL employees. TBL employees nga ba? Yung ginagamit ko. Ayan o, TBL employees na tinatawag. So, punta tayo dun sa code. Sir, madali bang mag-backend? Sad to say, hindi siya ganun kasimple. Kasi ito sa pinakamahirap na talent na matututunan. Hindi siya kasing dali ng, although mahirap din ang front-end, mas mahirap mag-backend. Mas malaki kasi ang salary nito. Kasi kung makikita mo yung nagagawa niya, pwede kang mag-store ng information, pwede kang mag-manipulate ng data, mas malaki kasi yung nagagawa niya kayo sa front-end. Okay? So sir, anong ibig sabihin ng include connection? So ganito lang ibig sabihin ng include connection. Ano? Doon sa file name ko kasi, may kinreate ako na connection ko dun sa database na tinatawag. So sir, anong ibig sabihin lang ng include connection? So ganito lang ibig sabihin yan. Yung code ko na connection.php is kung ipe-paste ko is ganyan yung magiging itsura. Kaso, impractical siya na tuwing kailangan kong connection sa database is lagi kong ipe-paste itong code na to sa ibabaw. Napaka-impractical. Imagine, kung 1,000 na pages ko is kailangan itong code na to, 1,000 times ko din siyang ika-copy-paste sa taas. Napaka-impractical. So, ang gagawin natin, gumawa ka ng connection.php, dito mo ilalagay yung connection natin sa database. Okay? So, sir, ano ibig sabihin ng define DSN? Nagde-define lang ako ng constant. Ang pangalan ay DSN. Sir, ano ibig sabihin ng MySQL host, local host? Ito yung address ng MySQL database ko.
MySQL host, local host. Then, remember, ang pangalan ng database ko is EmployeeDB. Ito, hindi to nagbabago itong mga to. Kapag gumagamit ka ng MySQL, ang gagamitin mong code ay ito mismo. Sir, ano yung DB name? Remember, meron akong database na ano, EmployeeDB. Sir, ano yung DB user? Ang user nung SAMP is root. Ang password niya is blank. Ibig sabihin, para makakonek ako sa database, meron akong DSN, meron akong root, meron akong DB pass. Ito, try-catch block lang to. Kung familiar kayo sa Java, may mga try-catch block. Okay? So, ibig sabihin lang nito, based sa DSN, sa user, at saka sa DB pass, co-connect lang ako sa database using PDO, PHP Database Object. Pansinin nyo, may word siya na new. Base sa information niya ng OOP, ito ay isang class. Object-oriented programming yung ginagamit natin dito. Ano? Diba pag gagamit ka ng sa OOP, pag gusto mong gamitin yung class, kailangan may instance ka, which is new na tinatabi. Ibig sabihin, gagawa ako ng connection sa database using PDO, i-store ko sa variable na CON, con. Sir, bakit may dollar sign? Ang PHP, ang variable declaration, ay may dollar sign sa unahan. Okay? Ibang language ito. Iba to sa JavaScript. Ano? Iba ang JavaScript sa PHP. Okay? Sir, bakit merong ganito? Required ba yan? Question mark PHP at saka question mark ending ay ito. So, ibig sabihin yan, itong code na to is PHP. I-interpret mo to as PHP. Hindi mo ito i-interpret as HTML, as CSS. Ibig sabihin, ito ay valid PHP code. So, ang ginagawa natin, pag in-execute mo yung index, meron akong connection sa database. Kung talagang deliberately mamaliin ko siya, ano? So, sasabihin niya sa akin, hindi ko na makita yung database mo. Ito yung sinasabi ng error. Ito yung piniprint na error. Kapag hindi ako makakonect sa database, bigyan mo ako ng error. Yun yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin, unknown database, employee DB. Kasi hindi ko naman makita dito eh. Ano, kung ibabrowse ko ulit ito, wala naman akong employee DB. Meron ako employee DB. Okay? So kung itatama ko ulit siya, so ibabalik ko siya sa DB, tapos ire-refresh ko, so gumagana na ulit yung aking PHP file. Okay? So, next. Ang unang gagawin nating objective natin is from here, kailangan, pag pinrest ko yung create, diretso sa database. Yun yung sa CRUD. Create data. So, sir, paano ginagawa yun? So, madali lang. Madali lang kasi alam ko na eh. So, kailangan nyo ng knowledge dito ng database management. Insert, update, delete, select. Kung natatandaan nyo siya. Select, insert into, update, delete. Yun yung pinaka-foundation ng back-end. Kailangan marunong ka mag-create, read, update, delete. Ang create sa SQL ay insert into. Ang update sa SQL ay update. Ang delete sa SQL ay delete. Ang view, select. Select all from table. Natatandaan nyo siya. Where ID is something. Okay? So, ito yung connection.php. Then, ito yung magiging index natin. Ito yung magiging form. Again, form tayo ano? Sir, ano yung add? Ano yung post? So, ibig sabihin lang yan, kapag kinlik ko yung submit na nasa loob ng form, pupunta lang ako dun sa add.php. Nagegets? Ano, pag kinlik ko ito. Pag kinlik ko yung create, which is submit, ang gagawin niya is i-process yung add.php bilang post method. Dalawa ang method sa PHP. Actually, madami.
Pero yung pinaka-common, isang post, tsaka isang get. Okay? So remember, kapag kinlik ko yung submit, pupunta ako sa add.php, then ang gagawin ko is ipopost ko yung data. Okay? Sir, nasaan yung add.php? Gagawa ka na naman ng panibagong file. Gagawa ka talaga ng panibagong file. Nasaan sir yung add? Ang laman ng add is ilalagay mo ulit yung connection mo. Kasi kailangan kong may connection pa rin sa database eh. Kaya inihiwalay na natin yung connection. Yun yung ibig sabihin ng include. Parang sinabi mo lang, i-copy-paste mo yung code ng connection ng PHP dun sa ibabaw para hindi ako ulit-ulit na copy-paste na tinatawag. So next, isa-isahin ko to, ano, ihiwalay ko, i-explain ko one by one. Sir, ano yung last name? Ano yung dollar sign post last name? Ano yung dollar sign underscore post? Ano bang sabi mong method? Post. So, ibig sabihin, lahat ng name na nakikita nyo dito is marireceive nung add.php. So, halimbawa, naglagay ako dito ng Renato. Halimbawa, yung maaliw. Tapos, ay send. Yun yung marireceive nito. Sir, bakit ito yung last name? Ano bang pangalan ng form? Di ba last name? Hindi siya nakadepende sa ID. Siya ay nakadepende sa name. Remember, pag PHP, nakadepende yung makukuha mong data ay sa name. Hindi siya nakadepende sa ID. Ang ginagawa na lang namin para safe, magkaparehas para hindi nakakalito. Ito rin ang magandang tip. Lagi namin ginagawa na lang lowercase lahat. Okay, yun yung practice namin. Lowercase na lang lahat para hindi ako nalilito dito. Capital L ba siya? Capital ano ba? N or something? So, ibig sabihin lang yan, kapag kinlik ko yung submit, ang required method ko i-post, ibig sabihin, marireceive ko siya as post, ilalagay ko siya sa variable na last name. So, sasample tayo ng isa, ano? So, itong nandito sa baba, pansamantala is i-comment ko lang muna para makita nyo kung ano yung nangyayari. Okay? So, file, save. Tapos, sample lang ito, ano? I-echo ko yung last name. Ibig sabihin, i-display mo yung marireceive ko na last name kung ano man siya. Okay? So, i-refresh ko to. So, halimbawa, X, Y, Z. So, pag pumunta ako dun sa add.php, narireceive ko si Y. So, yun lang naman ibig sabihin nun. Okay? Bakit? Bakit narireceive ko si Y? I-echo mo yung nareceive ko na last name. Tama. Pag ito hindi match, halimbawa, last name. Halimbawa lang. Maaring mag-error yan kasi ibig sabihin wala akong ganyang marireceive na data. Undefined, last name. Kasi ang requirement nung post, kailangan may ma-receive ako na ano, na last name na tinatawag. Which is hindi siya nag-e-exist dito. Mali. Nagegets. So kung marireceive ko na siya, okay? Kung marireceive ko na yung tatlong data, ang next step is kailangan ko ng SQL string na tinatawag. Okay, ililipat ko to. Ilalagay ko dito sa baba. Iisa-isahin natin na. Ito na yung purpose kaya nag-aaral kayo ng database noon. Para malaman nyo kung anong SQL query ang gagamitin mo para makapag-insert ng data. Madali lang naman tong intindihin. Ang ibig sabihin lang, eh di ba nakikipag-usap tayo sa MySQL database. The way na para makapag-insert ka ng data sa kanya, kailangan alam mo yung SQL language. Walang ibang way. Nagigets ba? Para makapag-usap ka dun sa database, kailangan well-versed kayo sa SQL language. So, para makapag-insert ka ng data, ito yung syntax. Insert into, ano yung pangalan ng table? EBL employees. Anong i-insert natin? Ang kailangan ko, last name, first name, at saka department. Sir, wait a minute. May kulang tayong isa. Nasaan sir yung employee ID? Bakit hindi mo siya sinama? Remember, tayo ay auto-increment. Kapag auto-increment ka, hindi mo na siya kailangan lagyan. Mag-e-error lang yan kapag isinama mo pa yung employee ID dito.
Sasabihin yan, error. Naka-auto-increment ako. Bakit kailangan mo magbigay sa akin? Eh ako na nga ang magde-decide eh, kung ano yung magiging employee ID. So, tatanggalin mo na siya. Sir, what if hindi siya naka-auto-increment? Then, tsaka required na lagyan ng employee ID. Okay? Sir, ano ibig sabihin ng last name dito? Yung pagkakasulat mo ng last name, first name department dito, should match kung anong pangalan dun sa database. Kaya sabi ko, gawin nyo na lang lowercase lahat para hindi kayo nag-iisip. Okay, yung iba kasi inaartehan pa, eh, last name, capital L. Nakakalito lang. Sakit ko din yan nung nag-aaral ako. Camel notation daw ang variable. Eh. Ginagawang camel notation nga naman. Last, capital N, name. Hindi, ginagawa na namin lowercase. So, ang objective natin, ulitin ko lang ulit. From here, kailangan ipasok ko dun yung data. So, ulitin ko lang ulit ano. So, babalik lang muna ako dun sa dito. Okay? So, ang code na natin is in-insert natin. Sir, ano yung merong mga colon, last name, first name, department? Ang tawag dito is token. Okay? Token. Parang, ano yung ipapasok mo na last name, first name, at saka department? Saan manggagaling? Ito, tokenize ko lang. Ano? Nakaabang lang siya token. Yun na yung kasunod na code na tinatawag. Ito, ililipat ko lang muna. Cut. Ilipat ko lang muna dito sa baba. Okay, isa-isahin natin. Kahit insert lang yung i-discuss ko. Sir, ano ibig sabihin ng STMT prepare? Variable name ko lang yan. Bahala ka kung anong gusto mong pangalan. Okay? Ito ba sir, pwedeng baguhin ko? Con. Bakit naging con yan? Ano bang pinangalan ko sa database connection ko kanina? Sa loob nito. Diba con? Ibig sabihin, kailangan ko yung connection para makapag-insert ng data. So, ibig sabihin, yung add ko is magiging con. Then, pointer. Ibig sabihin ng pointer sa PHP, ito'y naka-OOP. Sa loob ng con, meron akong method na prepare o kaya function. Sa OOP, pag sinabi mong method, ang equivalent lang niya is function. Iisa lang sila. Nagiging method lang ang tawag kasi nasa loob siya ng class. Ano? Yun yung ibig sabihin. Method ang tawag pero sa totoo lang, function din yun. Nasa loob lang ako ng class kaya tinawag kong method. Then, ipaprocess mo kung ano yung inilagay mo na SQL string. Ang SQL string ko is maglalagay ako ng data. Nagegets? Uutusan mo siya. I-prepare mo yung SQL string. Ito yung gusto kong command. I-prepare mo siya doon sa database connection. Then, iisa-isahin natin. Sige. Cut. Ang kailangan ko this time, di ba nag-declare tayo ng token? Last name, first name, at saka department. Ibabind ko ngayon to. Pero ang gagamitin kong variable is yung aking statement prepared. Okay? Statement prepared, bind parameter. Anong ibabind ko? Yung ang papasok na last name is manggagaling sa last name. Yun lang ibig sabihin yan. Yung ilalagay kong values na colon last name is manggagaling sa post. Nagegets ba? Sir, ano yung PDO param string? Very strict tayo kung ano yung papasok na data. Ang papasok na data dito is string. Although ang pangalan mo ay 1, 2, 3, i-interpret ko siya as string. Yun lang ibig sabihin nun. Yung papasok na first name, i-interpret ko as param string. Ano, ibabind param. Then, pag tapos na ang lahat, cut. Ilalagay ko muna dito. Kapag ready na yung SQL statement mo, i-execute ko na. Ibig sabihin, go. Kasi pag walang execute, hindi tayo makakapag-insert ng data. So, sige. I-execute natin siya, ano. So, halimbawa, ako na lang. Renato III. So, tingnan muna natin yung database. So, walang laman. Hindi tayo magmamagic. Pero lalagyan natin ang laman. So, hopefully, magka-meron. Okay? So, pag ni-refresh ko to, so, ini-expect ko dapat may laman to. Itong TBL employees natin. Okay? Ayan, no? So, ibig sabihin, ito yung database
na nanggaling dito sa interface ko. Isa pa, babaguhin ko lang yung isa. Gagawin kong kuya ko, junior. Kaya nga ako deterred eh, ibig sabihin may junior. Okay? So create, ire-refresh ko, diretso sa database. Ganyan yung nangyayari sa Facebook. Pag nag-comment kayo sa thread ni Cherry, pupunta siya sa specific database, may specific ID yung post niya, ikakabit niya doon yung reply. Ganun din, in simple terms. Pero, meron akong interface na tinatawag. Nagigets ba? So, nag-i-insert ako ng data na tinatawag. Sir, hindi maganda, pupunta ako ng add, tapos babalik dapat ulit ako ng index. Biruin mo, every time mag-a-add ako ng data, bawa default, baguhin ko na lang. Okay? Every time mag-a-add ako ng data, babalik ako dapat ay sa index. Hindi magandang experience, kailangan kong iba. Yun yung purpose nung kasunod na code. Pagkatapos mong mag-execute, redirect lang to redirection. Pagkatapos mag-execute nung add, bumalik ka lang sa index.php. Para magandang tingnan, hindi siya, ano, hindi siya, o para hindi siya nagiging blanco. Tapos, yung nakikita niyong code sa baba, yaan yung display, which is view, na tinatawag. Sample, so, sabihin, nadi-display ko sa database. Kung ano yung ina-add ko, yun yung nadi-display ko. Okay, ito gumagana to, pero hindi ko muna i-explain. So, pwede mo siyang burahin, pwede mo siyang burahin, then pwede mo siyang i-update. Ito yung basis ng backend. Pag marunong kayo nito, ito naman yung 80% ng backend eh. Pag marunong kayo mag-create, read, update, delete, paulit-ulit nyo na lang itong gagawin. So, delete. Okay? So, mapapansin nyo, ang laman na lang nito is X. Kasi yun yung ginagawa ko eh. Pero hindi ko direct lang minamanipulate yung database. Hindi ko directly pinupuntahan. Meron akong specific form para sa kanya. So, yun lang ibig ko sabihin. So, sir, paano naman nagde-display? Okay. So, tsaka ako na i-explain yung update at tsaka delete, ano? So, sir, paano nagde-display? So, isa-isahin ko ulit ito. Comment. Co-comment ko. Ulit-ulit lang yung code dyan. Sige, i-comment ko muna. Sa isa. So, pag magdi-display ka, kailangan, alam mo yung SQL query, paano mag-display ng data? Sabi mo lang dito, select all from TBL employees. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng laman ng TBL employees, ipapakita mo lang ulit sa akin. Yun yung SQL statement niya. Familiar kayo sa select statement, di ba? Oo. I take it as yes. Okay? Basta laging ganon. Alam mo yung SQL string, alam mo makipag-usap sa database through yung ginagamit natin. So, ulitin mo lang ulit ito. Ano ba, ikakat ko na lang ito. Ano? Okay? So, balik lang ulit sa statement prepare. Okay, ulit-ulit lang yung code actually. Okay, meron akong SQL code. Kailangan i-execute mo ito dun sa database. Okay, anong kasunod? I-execute ko na siya. Sige, pagsusunod-sunurin ko na lang ano. Kailangan kong i-execute yung database. Sir, ano yung count? STMT prepare raw count. So, ganito lang ibig sabihin yan. I-comment ko lang muna to para malinaw sa lahat. Then, ang gagawin ko is, i-echo ko yung count kung ano ibig sabihin lang ng raw count. Okay? Bakit one? Kasi isa lang naman yung laman nung database ko. So, kung dadagdagan ko pa siya, binibilang lang niya kung ilan yung laman. Nagigets? Yun yung ibig sabihin ng raw count. Okay? Ngayon, kung alam mo na siyang bilangin, pwede kang gumawa ng if statement. Ano? If count is greater than 0, ilalagay ko na ngayon yung header ng table. Actually, gumagawa lang tayo dyan ng table, ha? Kung familiar kayo sa HTML, pwede akong gumawa ng table. ERTD. ERTD. Okay? So, sige, tanggalin ko na lang muna itong while. Tatanggalin ko na lang muna itong while, ano? So, i-comment ko siya.
hanggang yung while nga lang, di ba? So tatanggalin ko lang muna to. So kapag may laman yung database mo, gumawa ka daw ng table na merong header na first name, last name, at saka department. Kapag hindi siya empty, teka, may unexpected token ako sa line 82. Line 82. Kasi pinutol ko siya. Nasaan na yung line 82 po? Ito, 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 ito. So tatanggalin ko na lang muna siya. Okay? So may if statement lang ako dyan. Na parang ang sinasabi ko lang yan. No? Kapag may laman yung database mo, gumawa ka lang ng header, ito lang yung ibig sabihin nun. No? Meron akong ginagawang header, ini-echo ko, ang echo sa PHP is i-display mo lang. Remember, ito yung HTML code, pero pinadaan mo siya sa PHP para maiproject mo siya dun sa webpage na tinatawag. Meron akong specific table, table row, ito'y table data. Okay? Kapag bakante, kapag binura ko to, halimbawa, directly binura ko sa database, ang count ko na ay zero, di ba? Sasabihin lang niya dapat, no, ibig sabihin, ito. Itong portion na to. Itong portion na to, dapat is may else ako na no records found na tinatawag. Okay? Pero, hindi ko nga ini-execute eh. So, kung ibabalik ko siya, ano, yung if. So, sige, mamaya ako na muna ibalik, ano. I-discuss ko muna itong nandito sa loob. Ano yung ibig sabihin ng while na tinatawag dito sa loob? So, ibig sabihin lang nung while, ano bang statement prepare mo? Ibig sabihin, lahat ng makikita mong data sa TBL employee, ay i-display mo lang dun sa ilalim. I-comment ko lang muna ito nang baka nalilito kayo dito sa side na to. So, tumingin lang muna dyan. Okay, select. Oh, sige, magdagdag muna ako ng data. Magdadagdag ulit ako ng data. Okay, dagdag lang ulit. Okay. So, ang ibig sabihin lang yan, hanggat may nakikita akong data, i-display mo lang dun sa ilalim. Okay, at yun yung code nung nasa ilalim mo. Hanggat may nakikita akong result. Ano? Result ng first name. Ito siya, oh. Result ng first name, ng last name, ng department, is i-display ko lang dun sa ilalim na tinatawag. Okay? Then, sir, ano yung echo na meron akong specific link? Madidelete mo lang siya kapag kinlik ko to. Yun yung ibig sabihin niyan. Tapos, kung titingnan niya sa ilalim, di ko maturo eh, kasi mawawala to. Yung ito, to. Tingnan niya yan. Yan. Okay? So, ibig sabihin, pag pinres ko yung delete, pupunta ako sa delete.php. Yun yung ibig ko sabihin. Nagagets ba? Kasi kung titingnan niya yung link, href, ano? Pag kinlik ko siya, pupunta lang ako sa specific na update tsaka sa delete. Okay? Pero hindi ko na muna siya i-discuss ngayon. Magfo-focus lang muna ako is paano mo i-read yung data at paano ka mag-a-add ng data. Sir, anong pinakamadali dyan? Ang pinakamadaling i-execute is delete. Napaka-iksi lang ng code niya. Sir, anong pinakamahirap? Ang pinakamahirap is update. Na tinatawag. Sobrang hirap. Okay? Two-step process kasi ang update. Kailangan ma-retrieve mo yung data first. Kasi mag-a-update ka nga eh. Kailangan alam mo yung existing data bago mo siya i-update na tinatawag. So, i-stop muna ako dito hanggang add lang muna tayo. Ano? So, ganito yung gagawin kong lecture. Hindi ko alam kung ano yung gagawin nyo sa lab. Hindi ko alam. Pero tinuturo ko sa inyo, add, edit, delete. Ito lang yung basis ng finance. Pag marunong kayong mag-add, update, edit, delete, yun na yung back-end na tinatawag. Hindi madali, promise man. Kung hindi mo hilig mag-program, talagang tatamarin ka. Okay? Kahit mahirap lunukin na gamot, since nag-CPE kayo, requirement to, gustuhin nyo muna, kahit isang term lang.
talagang pag-ubusan nyo siya ng oras. Okay? Kasi nag-love kami kanina kahit sila nahihirapan. Okay lang naman sa umpisang mahirapan. Even naman yun kasi nagdaan din naman kami sa ganyan. Okay? So, ganyan lang. Sir, pwede ba namin kopyahin yung code mo? So, actually, kompleto na yung code. Ano? Depende na lang sa inyo kung gusto nyo siyang i-adopt. Okay? Binigay ko na lahat. Iaano nyo lang. Anong tawag dito? I-implement nyo na lang dun sa application. Andito siya, oh. Nasa back-end. Tapos dadagdagan na lang natin. Buo na yung code. Kaso, ang problema dyan, kailangan buuin mo ulit yung database para dun sa machine mo na tinatawag. Okay, sir, ano pang possible na pwedeng gawin dyan? Pag nag-a-upload ba, sir, ng photos sa Facebook, ganito din? Yes. Papalitan mo yung profile picture mo. Hindi yung picture ang sinesave sa table, yung link lang sa picture. Kasi pag isesave mo yung picture sa mismong database, masyadong mabigat ang mangyayari. Tuturuan ko kayo paano mag-upload ng photo, paano mag-upload ng file. Okay? As in, wag na kayong lumayo. Ginagamit nyo araw-araw yung PHP. Kung di nyo napapansin, home.php. Ang Facebook ay gawa sa PHP. Ayan. Okay? Hindi nyo napapansin, home.php. Gawa siya sa PHP. Okay? Halimbawa, magko-comment ako. Diba, ko-comment ako dito. Pero hindi ko i-execute, ano? Okay? So, ba, i-update ko siya. Yun yung basis ng gagawin natin. Ano? Add, update, delete. Okay? So, yun yung magiging basis na tinatawag. Ah, nako, nasayaw, kawayan. Okay? So, pag gusto nyo talaga matutunan, open naman lagi ito. Hindi ko naman pinagdadamot yung GitHub ko. Titingnan nyo na lang. Tapos kung gusto nyo matutunan talaga, ito yung connection. Ito yung i-discuss ko ngayon. Okay? Nandyan lang naman yung mga code. Ang hindi ko lang kayang i-provide is paano mo bubuuin yung database ulit. Kayo na kasi yung bubuo ulit niyan. Kayang-kaya nyo na yan. Okay? So, yes, sa totoo lang. So, buburahin ko na lang ulit yung laman ng data ko. So, yun yung manipulation na nangyayari. Wala na ulit laman. So, cleared out. Tinatawag. Okay? So, sige. So, good luck.